Okay guys, meron po tayo dito isang kinayid ko na isang nyug and pipigyan lang po natin siya sa konting tubig lang po. Yan! Tayo magagata na ang ating chicken gizzard. Alright! Go! Guys, hinawakan ko na huwag kayong mag-alala at na yung aking mga kamay. Yan! Tinawa niya. Nagugas po ako ng aking kamay bago tayo humawak dito sa ating pinipiga. Huwag kayong mag-alala. Malinis po yan. Alright! Yan. Kaya isang nyug lang po yung ating ginamit dahil hindi naman ganun kadami yung ating chicken gizzard. Guys, eto may iba-iba to. I think na wala pang gumagawa nitong gantong luto. Pero sa akin is ngayon ko lang din gagawin. Itatry ko kung ano yung magiging kakalabasan lasa. I think naman is talagang okay naman kasi ginataan siya. Kasi kalamitan sa ginagawa ko sa gizzard is ginagawa ko siyang sisig. Ganyan. Meron siyang gizzard, then meron siyang atay din ng manok. Yun, syempre may mga rekado siya na sibuyas, luya, yun, kalamansi, mga ganun, ginagawa siya sisig. And sa adobo, yan, ginagawa natin siyang adobo, chicken gizzard adobo, yun. Pero itong gagawin natin na to ay, yes, chicken gizzard ginataan. Yan. O kaya, ginataang chicken gizzard. Guys, sarap ito. Ayan. First time kong gagawin, pero na pumapasok na sa aking mga isipan na masarap to. Hey! Yes. May ano ka? Bumbilya. Kaya ano sa baba ko yan? Sige natin kung may... Okay guys, ito yung ating mga ingredients dito sa ating gagawing ginataang chicken gizzard. Ito po yung ating unang gata. Syempre, ipapainit po ako ng bukas, ilalagay ko po dyan yung ating pagpapalambot dito sa ating gizzard, yung ating pangalawang gata na magpapalambot sa kanya. Syempre, meron tayo ditong bawang sibuyas. Lalagyan po natin siya ng kamatis at meron po tayong sili. At ito po yung ating gizzard. Yan, yung ating chicken gizzard or sa Tagalog is balumbalunan. Kaya guys, gagawin po natin is proceed na po tayo sa ating lulutuin. At syempre po, hindi po mawawala po dito yung ground black pepper at salt na magpapalasa sa ating lulutuin. Okay, proceed na po tayo dito sa ating ginataang chicken gizzard. Alright! Okay guys, ito po yung ating pangalawang piga. Yan. Siya po yung magpapalambot dito sa ating gizzard. Guys, ang gagawin ko dito is etong lahat ng to ay pagsasama-samahin na natin yan dyan. Yan. Para yung lasa ng ating mga spicy pumasok na doon sa may gata natin. Siyempre, ito ang pinaka magpapalasa dyan. Hindi pa man yung gatang yan, ito yung tinatawag nating kakang gata yan. Guys, is malapot po yan. Yan. Gagawin po natin dito is halu-haluin lang po natin to hanggang siya ay kumulo. Yan. Damihan natin yung paminta para pumasok yung kanyang anghang. Alright. Then, syempre, gagawin po natin just continuous ulit tayo sa ating paghahalo nito. Alright, dahil kumukulo na itong ating gata, pwede na po natin. Wow, grabe. Guys, kung mapapansin nyo guys, hindi ako ipapokus ko kung makikita nyo yung mantika, yung langis niya. Ayan. Grabe yun. Lumalabas yung kanyang langis. Sarap talaga ito nagmamantika. Kuha natin yung mga paminta sa ibabaw. Ayan, guys, lalagyan na po natin yung ating, syempre yung ating gizzard. Yan. Tulad po na sinabi ko sa inyo guys, sa how, ay wait. Yan. Alright. Tulad po ulit na sinabi ko sa inyo bago tayo humawak sa ating mga food na niluluto, syempre kailangan malinis yung ating kamay, di ba? Nagugas ako, tinyo, basa pa. Okay?
Lagyan na po natin yan. Alright. Grabe. Oop. Halag-lag. Hugas. Alright. Yun. Tapos lang tayo ng ating kamay uli. Okay. Oop. Palinis na uli. Tingin-tingin. Pag may time. Okay. Haloy na po natin yan. Wow. Grabe guys. Ang bango. Yan. Gagawin po natin dito. Hintayin po natin na mag-reduce po yung kanyang gatapo, yung sabaw. Siyempre, siya na rin po yung magpapalambot dito sa ating chicken gizzard o balong-balong na rin tawag sa Tagalog. Yan. Once na mag-reduce na yung kanyang sabaw at maigala po siya, tsaka po natin ilalagay yung ating third step ng paglalagay ng ating kakanggata. I mean, yung sinasabi natin na unang piga ng nyug. Kasi nandun po talaga yung pinakalasa na tsaka yung lapot. Yan. Kaya ang gagawin po natin dyan is tataktan lang po natin siya para mabilis lumambot. Okay. Alright, checkin natin ang ating niluluto. Wow, labas ang mantika. Mga kadadi, yan, kadadi, labas yung mantika po nitong ating, wow, grabe oh. Pusin niyo yung mantika, guys, oh. Alright. Grabe, oh. Bango. Ayan. Ayan lang po natin siya. Kumulo na kumulo hanggang sa mag-reduce po yung kanyang sabaw. Ayan. Hanggang sa maiga. Bago natin ilagay yung ating third step na yung ating unang gata. Okay. So, pagkakataon yan, hindi na po natin siya tatakpan. Alright. Alright. Wow. Grabe guys. Ito na po yung ating chicken gizzard with balong-balunan. Grabe oh. Labas yung mantika. Spicy one. Alright guys. Lalagay na po natin yung ating kaanggata. Wow. Haloy natin. Kasi namumumusa na yun sa baba. Alright. Yan. And lagyan po natin siya ng konting asin lang. Alright. Wow. Grabe. Gagawin po natin yan. Hayaan lang po natin siyang kumulo ng kumulo. Yan. Alright. Alright guys, ito na po yung ating chicken gizzard. Spicy yan guys, spicy siya. Wow, grabe. Sarap. Alam niyo yung ang sabaw niya, napakasarap sa kanin ito. Sarap sa kanin and naglalangis-langis guys. Naglalangis-langis. Kaya ang gagawin po natin dito is, konting-konti na lang po. Kailangan po na lumabas yung kanyang mantika. At yung kanyang po gata is kailangan mag-reduce po yan. Kailangan mawala po ng hindi po ganyan. Ganda yung mantika yung lumalabas. Kaya, konti pa. Alright? Alright! Guys! Wow! Grabe! Grabe yung ating chicken gizzard na ginataan. Wow! Grabe yung mantika. Labas. Okay guys, yun na po. Sa pagkakataon to guys, okay na po yung ating chicken gizzard, yung ating ginataan, at tayo po ay mag food trip na. Okay, let's go! Okay guys, let's eat! Alright po, grabe. Labas yung mantika na itong ating niluluto. Alright guys, kaya po tayo. Ito po yung ating gizzard. Wow, grabe. Grabe po yung kanyang mantika. Lumabas yung kanyang sagata. Yan. Kaya sarap na. Kaya let's eat. Alright. Kaya ang damit natin. Grabe. Okay.
Ang ulam po ng anak ko, sinigang po. Ulam niya sinigang kasi hindi siya nakaito kaya ulam niya ay sinigang. Ano ulam mo, baby girl? Sinigang. Sinigang. Nam nam. Yun. Unang subo po para sa inyo. Uy. Grabe ang sarap niya. Sarap din talaga sa ano, sa gata yung inalabas mo yung kanyang inalabas mo yung kanyang mantiga para lalong mas malasa ba yung ating niluluto. Ayan guys. Yung kanyang umantiga. Grabe oh. Okay guys, thank you. Maraming salamat sa mga nanonood sa akin dito hanggang sa huli. Thank you so much. And ano ba? Guys, yung mga hindi pa subscribe sa akin channel, please subscribe my channel and click the bottom bell para laging update sa akin mga video na ilalabas. And ito na. Hindi na po ako nag-exercise. Excuse me. Trapan mo, trapan mo. Trapan niya yung kanyang sinigang. Alright. Yun. No exercise tayo ngayon kasi guys. Okay na yung kinain ko ngayon and bukas na uli kami excuse me, ganun po. Bukas na kami magpapakita uli ng rice first time kong ginawa tong gizzard na to na i-adobo siya. I mean, ginataan. Sarap ang lasa niya. Para ka lang nag-ano. Para ka lang din nag-adobo ng manok. Pero syempre, pagkakinig nag-adobo ng manok, mas lutang talaga yung lasa ng manok. Pero ito naman is part siya ng laman loob ng manok is talagang andun pa rin yung pagkaka-chicken gizzard. Yun. Kaya yun. Oh, grabe sa mantiga. Yung mantiga po yan ay galing po yan sa nyug, sa gata. Ayan. Ayan, sarap. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat at mega shoutout po sa inyo lahat sa mga kaibigan natin dyan sa White World. Haba ng buko, grabe. Papagupit na ako. Sana. And okay, thank you. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo. Maraming salamat po. Bye.